Good morning mga kabayan. Again, this is Pinoy Qatari. Ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa tribu Barwa Trail. Malapit. Pupuntahan natin yung bagong trail na pinaglalaroan natin. So, i-share ko sa inyo para mapuntahan nyo rin at matry nyo. Dito ngayon si Joey, kasama natin. Wala pa masyadong tao, kami pa lang. Yan, magpe-prepare lang tayo. Saan galing, Joey? Sa bahay nyo pa? Sa bahay nyo pa ikaw galing? Gumising kasi ako ng mga 3:30. Kasi mga aga ko natulog kagabi. Nakita ko yung misis ko kaninang umaga. Sabi ko, sige na, pwede akong magbike. Kasi mayroon din talaga ngayon maglalaro. Wala nang pasok yung government eh. Oo. Saan yun to? Napusa? Hindi! Dito yan! Dito lang yan! Ang kulit nga eh! Kaso wala akong dalang pagkain ngayon, sayang. Hindi ko siya mapapakain. So ang oras ngayon ay 5 AM ng umaga. Medyo sobrang liwanag na actually kasi pagising ko kanina ng 4:30, maliwanag na kasi summer na kasi dito. So maagang yung sunrise nila. So I think mga 1 hour lang tayo magtatagal kasi masyado nang mainit dito sa Qatar. On lang natin yung Strava natin para kahit papaano ma-document natin yung ride natin for today. So ito, sinasabit ko na yung mouthpiece na part ng helmet natin para mamaya pagdating dun sa jump kakabit natin. Kagandahan dito sa nabili nating bag, meron siya sa pitana ng helmet, so mas convenient, hindi na tayo babalik sa sasakyan. Bili ko lang to sa Decathlon. Presyo niya lang nasa 100 parang 59 Qatari real niya. Ganda siya. 2 liters na yung ano niya, hydration bag. Tapos yung bag naman niya, malaki compared dun sa una nating nabili na maliit. So, okay na tayo. May helmet na, may salamin na, complete gear na yung pads natin, di pa naman tayo magpapatalon, magti-trail pa lang tayo. So, let's go. Ayan, so okay na tayo. Ito yung gagamitin natin. Siyempre, bagong ligo yan. Pero, mamaya lang mamumuti na sa alikapok yan. Tapos, ito yung kasama natin, si Joey. Joey, hi ka naman. Hello. Yan, ang aga ni Joey, sipag din yan, ha? Oh, ganyan talaga pag mga binata eh. So ito may pusa dito kaso wala akong dalang cat food ngayon. So next time na lang pagbalik. Oh, sige, tara. Sa mga gustong pumunta dito, yung ginagawa namin is nagpa-park lang kami dito sa tabi ng Tribu Barwa Trail. Kasi meron ditong kumbaga connection na daan papunta doon sa bagong trail. Yung daanan naman papunta doon sa bagong tuklas natin na trail is dito lang din sa may side. Pero actually yung starting point no nandoon pa sa kabilang ano naman side ng Barwa City. Pero nga mas convenient kasi kung dito tayo manggagaling sa Tribu Barwa Trail. So yun lang yung tandaan nyo. So ito yung way papunta doon sa new Barwa Trail na tinatawag nila. So yun yung pangalan nung trail. At yung mga gumawa nun is hindi sila yung gumawa nung ano, Tribu Barwa Trail. Mga ibang tao rin. I think from PCCQ na Bikers Club. So shoutout sa kanila. Maraming salamat sa ano, pagpapa-unlock nila na gamitin ng libre yung ginawa nila kasi talagang yung effort nila makikita nyo later is talagang binigay nila kasi yung track hindi ka maliligaw dahil sa sobrang dami ng markings. So dito tayo magsisimula. Ito mapapansin nyo merong arrow doon, makikita nyo yan.
Andito na kasi tayo sa bandang dulo nung ano eh, nung track. Kung nagsimula tayo dun sa starting point. Eh kaso nandito na tayo sa dulo. So, magjo-join na lang tayo. Later ipapakita ko sa inyo mismo yung pinaka camp, yung pinaka start. So, let's go. Tara. So, si Joey, ano yan, kababayan natin mula sa Samar. So, shout out sa mga taga Samar, no? So, kung gusto niyo ng ano, sumama sa amin, kung may mga taga Samar diyan, PM niyo lang yung Facebook page natin na Pinoy Qatari. Sama kayo dito sa new Barwa Trail. Gamit ni Joey is a silverback na hardtail. Ganda. Kasi pinalitan niya na rin ng mga ano parts. So, ito yung unang paakyat. Medyo ano siya, pader. Kaya ano, mahirap at kailangan mo talaga ng buwelo. Yan, so napakaganda dito. Isa to doon sa ano natin, first choice natin pag nagtitrail. Kasi malapit sa Doha. Tapos maganda yung markings na ginawa nila. Hindi ka talaga maliligaw. Diba mapapansin nyo sa video, kompleto ng markings, no? Napakatsaga nung gumawa nito. So, maraming salamat sa kanila dahil meron tayong nagagamit na paglalaroan na trail. Mahaba to sa mga newbie. Yung pool nito na trinay namin is umabot din siya ng ano, 5.5 kilometer na trail. So, talagang kung sa endurance, masusubok pa. And then ang kagandahan nga sa kanya, katulad na sabi ko, is convenient siya dun sa mga ano tao na nakatira along Doha, especially dun sa south area. Yeah. And so yun sa'yo Joey, naka-tubeless na yun, no? Okay, good. So isa yan sa mga kailangan mo pag nagtitrail ka, naka-tubeless, mas maganda yung kapit ng gulong. Lightweight, especially sa mga trail bike katulad natin, kasi mabigat yung bike pag pang trail, hindi katulad ng hardtail na medyo magaan, dahil syempre mas aggressive na yung ano, driving ng trail bike. Ayan, sarap pawisan. Gulat ako sa'yo, ah. Bigla kang dumating, ha? Nagbabike ng walang helmet, nagbabike ng walang ilaw, especially sa gabi. So, napansin nyo ng Qatar, siguro, dahil maraming aksidente. Nag-strict sila, naghigpit sila. So, ngayon, pero I think mababago naman 'yon. Yes, sir. Baka baguhin nila, i-revise nila yung ano nila, yung policy nila. Kasi hindi rin maganda yung pagkuha nila ng bike eh. Nakita mo ba yung video? Kaya nga eh. Okay lang sana kung yung bike natin mumurahin eh, yung bike natin mahal. Eh, imagine paano pa yung iba rin na ano, nagbabike katulad nung isang nabasa ko na comment. Sabi niya, yung mga ibang bike, sabi niya mga mamahalin. Tapos igaganyan niyo lang. So pinagpatong-patong, grabe. So ano naman 'yun, mali naman 'yun. So baka ano nila 'yun, linawin nila yung ano, batas. Kasi ganyan naman yung Qatar eh. Sa una, oo, nagganyan naman ang Qatar. So, tayo natin yung update. So, dun sa mga kabayan natin na nandito sa Qatar, nabalitaan nyo naman kagabi, di ba? Lumabas yung balita na nagko-confiscate ng mga
bike yung government ng Qatar. Pag wala kang ilaw, wala kang ano, appropriate na mga gamit sa pagbabike, especially kung nasa bike lane ka, like reflector, vest. Tayo naman kasi umaga naman tayo nagbabike, tapos trail pa. So I think hindi tayo doon kabilang, pero syempre kailangan pa rin natin mag-abide sa rules ng government. So mas maganda talaga at tama na merong kang helmet, reflective vest, ilaw harap at likod, especially kung nasa bike lane ka. So sumunod na lang tayo para walang maging problema. Na topic na rin natin yan dun sa isang video natin, di ba? Na pag na sa pagbabike, dapat talaga ano, kumpleto ka ng gamit. Kasi hindi lang sa dahil gusto mong sumunod sa government, kundi ano, delikado siya. So mas maganda kung may gamit ka talaga. Mapapansin nyo si Joey, oh, meron siyang mga padding sa knee, sa elbow, kumpleto, especially dito sa trail, lalo na pag nagpapatalo na kami. So napaka-importante niyan. Yung helmet niya namin ngayon is half face, pero later yung naipakita ko nga sa inyo, di ba, naka full face kami pag nagpapatalo, kasi napaka-delikado. Actually dapat nga dito naka full face na rin, kasi pag natumba ka, uneven yung ano, eh, yung stone na nasa gilid natin, iba-iba yung size, so hindi siya pantay. Eh paano kung masakto yung ano, edge mismo ng bato sa ulo natin? So better kumbaga safe than sorry, di ba? Ang bilis natin, ah. Dito na tayo sa bumpy road. Yan, so dito na tayo sa bumpy road, parang dun sa Doha Festival. Yes sir. So proper spacing pag nasa train para safe. Yan. So yan, sa left side ko makikita nyo na yung camp ng New Barwa Trail na tinatawag. So shout out sa mga gumawa nitong trail na to. Maraming salamat at meron tayong nagagamit. So ingatan na lang natin at huwag tayong magkalat, di ba? So nandun si Joey, nandun yung starting point talaga. Ayun, may nakasulat dun na
starting point. So ang palatandaan nyo dyan, yan, tapos etong camp na nandito sa kaliwa. So puntahan natin yung camp, yan, para makita nyo. So ito yung dito, shed, parang dun sa tribo Barwa trail. So dito meron din silang mga sabitan ng bike. Yan, nakasulat, welcome. Tapos yun yung pangalan nila, New Barwa Trail Camp Team Industrial, PCCQ. Yan, so I love Qatar. Yan, nakasulat. So dito sila tumatambay. Kumbaga ito na rin yung resting area pag galing ka sa trail. Yan, katulad ni Joey namin dito. Dito kami nagpapahinga. Pero hindi, actually hindi pa to yung pinakadulo. May iikot pa, pero hindi na namin gagawin kasi magpapajump pa kami ni Joey. Grill, no? Yan. Din yan, dito nagigrill na sila, oh. Nagluluto, naguhugas, may tubig sila kompleto. Yan. So shout out sa mga gumawa ng New Barwa Trail. Maraming salamat sa inyo. Yun mga kabayan, hindi na namin tinapos ni Joey kasi aabutan na kami ng init. Mapapansin nyo, sobrang terik na nung araw. So gagamit tayo ng pinagbabawal na technique. Lalabas tayo doon sa pinasukan natin kanina na part. Yan. Ito na yung malapit dun sa pinasukan natin na part. Yan. So, dito tayo kanina. Nag-start. Yung pinakita ko sa inyo. Ito na yun. Dito tayo nag-join. Yan. Ito siya. Oh. Yan. Di ba nandito tayo kanina? Yun yung araw. So, ganun lang. Napakadali lang niya matuntun, tsaka hindi kayo mahihirapan kasi may markings naman. So papunta na tayo ngayon sa Tribo Barwa Trail. So yan mga kabayan, nandito na kami sa Tribo Barwa Trail. Magpapajump na kami, so panoorin niyo na lang. So yun lang mga kabayan, dito ko na tatapusin yung video natin. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na i-like yung video na to kung nagustuhan at nakatulong sa'yo. At huwag mo na lang din kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel natin na Pinoy Qatari. So i-share ko na lang din sa inyo yung mga jump namin ni Joey. Ayan, si Joey. Let's go!